At para naman po sa mga ingredients na ating gagamitin sa ating pagluluto ng ginataang laing or dahon ng gabi at tangkay, gagamit po tayo ng crushed garlic, ginger, grated ginger, siling berde, hinimay na tinapa or smoked fish, onion, syempre po mayroon tayong bagoong or shrimp paste. Magsasahog din po tayo ng dilis. Syempre po gagamit din tayo ng oil. Ito po ang aking unang gata. Ito po ang pangalawang gata ng niyog. Ito po ay bunga ng gabi. Hindi po kayo nagkakamali, medyo siya lanta kasi dinry ko pa siya. Katulad ng ginawa ko sa dahon. Nilanta ko siya. So, isang araw, bago ko siya iluto, hinihimay ko na siya agad. At ito naman po ang kanyang stem or pinakatangkay. Tara po mga kapusina, mag-umpisa na tayong magluto. So, yan na po mga kapusina. Mag-start na po tayong mag-isa. Gagamit lang po ako ng konting oil. So, yan po mga kusina, napreheat ko naman ang ating pan. Kaya, pwede na natin ilagay ang ating ginger. Kung makikita nyo yung ginger ko, yan po ay aking ginadgad. Kasi yung iba naman, pinipit-pit lang yan. So ako, para mas madali, ginadgad ko. Alam niyo guys, hindi naman na kailangan na ating masyadong gisahin ang ating mga sangkap. Yung iba nga, diretsa na yan. Diretso na yung pagpapakulo niya. Pero ako, gusto ko medyo na gigisa yung ating pinaka shrimp. Ayoko nang ang bagoong ko ay hindi ginisa dito sa ating ginataang laing. Pero yung iba, diretso na yan ang pagpapakulo. Ako, hindi. Nagkita yung medyo dry. Dagdagan nyo na ang konting oil. Kasi hindi nga ako naglagay ng maraming oil kasi yung ating gata, madami yun. Mag-o-oil naman yun. So, ito para lang ma-saute yung ating garlic and onion. Tsaka yung ating pinaka shrimp paste. Yun lang naman ang habol ko dyan mga kakusina kung bakit ko iginisa. Gusto ko yung shrimp paste o yung bagoong ay mag-isa. So, yan po mga kakusina. Ang bango-bango niya. Kapag nagisa na yung ating pinaka shrimp paste, pwede na nating ilagay yung ating mga sangkap na iba pa. So, kaya lang po ako nagisa mga kakusina, ulitin ko ha. Dahil lang po gusto kong magisa o masute yung ating pinaka pagoong o shrimp paste. So, pwede ko nang ilagay yung ating hinimay na tinapa. Ilalagay ko na din dyan yung ating unang gata.
Kailangan guys or mga kakusina, yung ating stove ay malakas yung apoy. So, uunahin ko po yung ilagay yung ating gabi. Susunod ko po yung ating pinaka-tangkay. Kung makikita nyo, marami yung aking niluto para sulit yung ating gasto sa mga sangkap, kasi yung mga sangkap nito medyo mahal, tulad ng gata ng niyog. Kapag ka ikaw ay magagawa ng laing o magagata, the best talaga yung maraming gata. Hindi ako lang mga kakusina, hindi ako naglalagay dito ng karne ng baboy. Mas gusto ko ang tinapa, daing, or dilis. So, hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon para pumili ng daing na labahita. So, yun na lang. Dilis. So, ayan mga kakusina, makikita nyo, puno. Hindi ko na muna ilalagay yung pinakadahon kasi punong-puno eh. So, ang gagawin ko mga kakusina ay aking tatakpan muna para siya ay malanta. So, babalikan po natin yan. Hello. A few moments later. So mga kamusina, check natin kung nag-subside na yung kanyang stem. Ayan, medyo bumaba na. Lalagay naman natin yung ating mga leaves. Inuulit ko, hindi yan bulok ha, talagang nilanta ko yung kusa. So, ang mangyayari dyan mga kusina, hindi natin siya hahaluin. Ha? Hindi natin siya hahaluin. Basta ipipinyo lang siya ng ganyan. Para masipsip lang nung kanyang sabaw na inilagay. Hindi kailangan haluin ng haluin. So, ilalagay ko na rin dyan yung ating sili. Mga kakusina, marami sili na yan. Later, magdadagdag pa rin ako dyan ng maanghang. Masarap sa... Napakasarap sa laing. O ginataang laing yung maraming sili. At ito mga kakusina, lalagay ko na yung ating pinakadilis dito lang sa ibabaw. So, hahayaan lang natin siya. Yan, tatakpan uli natin. Hanggang siya ay muling malanta. So, maya-maya mga kakusina, babalikan uli natin. Che-check uli natin mamaya at hintayin natin manuto yung kanyang pinaka-leaves. One eternity later. Po mga kakusina, che-check na natin kung ano na lagay ng ating... Thank you.
dito. Wow! Ayan, nalanta na. So, ilalagyan na natin yung ating gata. By this time, mga kakusina, gaganyanin natin siya. Para mapunta siya sa ilalim. Yan ang sikreto para ang ating laing ay hindi makati. Hindi dapat hinahalo ng hinahalo. Ganyan lang. Hanggang mapunta sa ilalim. Yan. Piling-piling lang. Yan. Biling natin. Para yung nasa ilalim ay mapunta sa ibabaw. Yan. Alam nyo mga kakusina, kung nandito kayo, ang bango-bango nito. Yan, scattered na natin. Ba? So, by this time mga kakusina, hindi na natin hihinaan na natin yung kanyang apoy, hindi katulad nung kaninang unang-una. Na dapat malakas kasi yung unang gata na ilagay, yung pangalawang gata ang inuna natin. So, ito naman ngayon, yung unang gata na, ayan. Ya, ano-ano lang natin siya. Kumbaga, ititim-tim. Kung tawagin sa Tagalog. Tim-tim or atay-atay lang muna. Ayan. Pero ang gagawin natin, hintay-hintay lang ng ganyan. Para mas matiim yung ating gata, mga kakusina, hininaan ko yung kanyang apoy. Okay po. At saka ko po uli siya tatakpan hanggang siya ay maluto ng maluto. Ang mainam po sa laing ay yung halos labog na labog. Okay po. Sige po. Hintayin po rin natin yan. So, takpan na po natin siya uli. Babalikan po natin siya uli at mamaya titikman natin kung saan siya kulang. Kung matabang pa sa alat or saan kayo nakukulangan ay dadagdagan natin siya. Okay mga kakusina? 2,000 years later. So, we're back mga kakusina. Titingnan natin kung ano na ang lasa ng ating ginataang laing. Look at that, mga kakusina. Napaka-creamy na niya. Ngayon, titikman natin kung matabang ba sa alat or sa kung saan. Muha. Guys, mga kakusina, natatabangan ako.
Kasi nag-relay lang naman ako sa konting bagoong. Yung bagoong naman hindi maalat. Tapos doon sa dilis na nilagay natin, hinugasan ko pa siya. So natanggal pa yung konting alat. Yung tinapa, doon lang halos may alat. What we are going to do now ay mag-a-add ako ng granulated powder. Mag-a-add ako ng isang sachet na granulated powder. Yan. Saka natin siya hahaluin ng dahan-dahan. Kasi guys, mga kusina, alam nyo ba may mga laing na makate? Pag kinakain nyo, ikaw makati sa dila. Yun ay yung sabi sa akin ng ano, ng tatay ko before. Huwag mong hahaluin ang iyong laing para hindi makating kainin. Eh, mukha namang totoo yung kanyang itinuro. Nakikita nyo ba guys kung gaano kaganda? Nakikita nyo kung gaano ka-creamy ang ating ginataang laing? Nakikita nyo ba yung mga green chili na yan? Sa totoo lang, hindi pa sapat yung anghang ng green chili na yan para sa akin. So, maglalagay ako mamaya or every kakain, maglalagay na lang ako ng additional na sili. Kasi hindi ko naman ito paaanghangin ng ganung kaanghang. Itatry ko din kung makakain ba ng kambal or ng aking twins. Pero, duda ako kasi ang dami na niyang ano. Dapat nga pala hindi ko nilagyan ng marami, no, para natapatry ko silang pakainin. Anyway, marami pa namang susunod. So, ayan. Gagawin natin. Yan lang mga kakusina. Finished product na yan. Super ganda na. Super yummy. Super bango. At katunayan. Katunayan mga kakusina na talagang siya ay super bango. May ipapakita ko sa inyo. Ayan, mayroon tayong viewer. Ayan, oh, si Sheena Mariho. Bango-bango daw. Smell good ba na? Smell good. Yes, smell good daw ang aking ginataang laing. Makikita nyo guys, yung nakikita nyo na yan, hindi yan tubig, yan ay purong gata. Nang nakikita nyo, ayan oh. Yan. Yan. Naku, napakasarap. Ang gagawin ko guys, patitiin ko lang siya ng konti pa. Okay? Konti pa. Para mas lalong tumimo ang gata sa kanyang pinaka-laing or dahon. Look at that mga kakusina, yung kanyang pinaka-yam or pinaka-gabi. Yan. So magwe-wait pa tayo. Okay mga kakusina? But yan ay almost done na. Pero ipapakita ko mamaya sa bandang huli yung finished product niya. So, ganyan lang po siya ka-easy, pero medyo mahal yung sangkap gawa nung kanyang gata. Okay po? Oh my God!